Are you ready to go? All in! Tonight is your night, guys! Itong gabing to para sa inyo. Itong gabing ito ay dahil sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit meron front row. Ibang klaseng naramdaman ko or pagpasok ko, like... Grabe ang kilabot na naramdaman ko at ramdam na ramdam ko lahat mula dito. Hanggang sa dulo! Pwede ba namin kayo maramdaman, guys? Parang gusto ko pumunta doon para mag-hi. Tara! Ikaw lang, tara! Bro! Guys, guys! Five-five lang, ha? Front row! Okay lang ba, Jao Macquiat? Mga minamahal ko, front row! We love you guys! Ibang klase kayo, front. Tingal ako. Front row poises itself for world domination. As we reach our zenith of influence, we dictate the pace of a new evolution, fueled with the strength and vigor of new blood. We have indeed become unstoppable. All together, we carry on to build the empire of our dreams. We will not stop. And we will continue to move forward in building more dreams. And changing more lives. Because this is Front Row! What is Front Row? For the past 2 years, we've been the number one direct selling and multi-level marketing company in Asia, guys. And this is because of our world-class quality products. Lux White, the number one best-selling glutathione in the world. Sino ang nag-transform, gumanda at gumwapo dahil sa Lux White? So yun ang number one product ng Front Row, Lux White. Of course, you know Lux Slim, the L-carnitine and green tea extract. Yes. We have the Lux Renew 8 berry extract, combination of 8 powerful berries. Yes, yun yung detoxifying natin, di ba? Anti-aging, detoxifying, and health immune booster natin is the Lux Protect. Pure grape seed extract. Sino yung mga nagtitake ng Lux Protect? Sino maraming order ng Lux Protect sa ibang countries? Yan yung top 4 products, health supplements ng Front Row. That's why palaki ng palaki yung Front Row, palakas ng palakas yung Front Row, palakas ng palakas yung sales because of these top 4 products. Yes. Health products on Front Row, pero Front Row is all about health, beauty, and wellness. So meron din tayo mga
Yan ang ating Korean made products naman. Mga cosmetics have, natin, the Instabright body cream as modeled by Miss Ellen Adarna and a lot more celebrities. And of course, yung DD-Stick natin, dynamic duo combination of BB and CC cream in one. Na hindi lang boy band PH ang gumagamit, pati ibang mga models at artista, gamit na nila yung DD-Stick natin. Eight in one. Yes, made in Korea. So all of these cosmetic products are made in Korea. And our soap, of course. Hindi kami titigil. Yun talaga yun, sinasabi namin. Hindi kami titigil. Papagandahin at papagandahin at papagandahin natin ang front row. Sa tulong, of course, ninyong lahat. And of course, sa tulong ng U Brothers, Richmond U, and Kerwin U. Guys, ladies and gentlemen, Kerwin U. Yan ang ating trainer. Ups, Kerwin! Siya yung umiikot buong Pilipinas, buong mundo. Siya yung umiikot at nagtitrain at siya ang nagtitrain at nagpapalaganap ng magandang kultura sa front row. Maraming salamat, Ups, Kerwin. Lika dito. Thank you for being, salamat sa pag-accept sa akin since day one. Maraming salamat, Abs Kerwin. Maraming salamat. Richmond U, maraming salamat for being part of our Front Row family. The U family. Maraming salamat, Front Row. You are my family. We love you, Front Row family. We love you guys. Let's start the show. Let's enjoy tonight. Yes, thank you so much. Here we go. Turn away and slam the door.
Wow! Thank you so much, my Froyo family! And Curtis! And Curtis! Hi! We will always love you, Anne! Nakakahiya! Nagustuhan niyo ba? Marunong ka talaga eh! Pinasigaw mo yung buong arena eh! Thanks, guys! Maliit na bagay! Hindi, pero happy anniversary sa inyo! Thank you! Alam mo, ganyan ka-supportive ang front row! Gusto ko lang malaman, Anne, ang dami nagkasabi sa'yo dati na you can't sing, hindi ka pwede maging singer. Anong ginawa mo? Bakit tinuloy mo lang? At ngayon, sigawan sila ngayon sa kanta mo. Well, I think first, ang importante, kailangan gising ka muna sa katotohanan na hindi maganda ang boses mo. Once na na-acknowledge mo yon, i-accept din ng tao na tanggap naman niya na pangit boses niya. Mahilig lang talaga siya kumanta. Oo. Oh. Diba? Pero kikita mo naman ang turnout. Tapos, alam ko kasi, hindi ako nag-iisa. Marami din talagang pangit ang boses at mahilig din kumanta. Sino dito pangit ang boses? Ako, isa na ako doon. Hindi, pero you know what? Just as long as, you know, you're enjoying, you're having fun, that's all that matters naman. So, maraming salamat sa pagtanggap nyo. Tulad ng front row, maraming salamat din sa pagtanggap nyo sa akin dito. And I'm so inspired because it's an instrument of change. And that's what front row is all about. You guys have changed so many people's lives. There are 55,000 people here tonight. And being a newbie to the Front Row universe, I am so amazed at how you've been able to change everybody's lives that's here in the room. So congratulations to you guys. We're very speechless. Pero isa lang talaga masasabi ko. I'm RS, I'm Front Row. And I'm Sam, and I'm Front Row. And I'm Ann Curtis, and I go all in. Your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love. Come on! Love, love, love. I want your love. I want your drama, your touch of your hand. I want your lips studded, kissed in the sand. I want your love. Hey, come on! Love, love, love. I want your love. And you know that I want you, and you know that I need you. I want you bad, you're bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and your love is revenge. You and me could write a bad romance. Oh, oh, oh. I don't wanna be friends. What's up with romance?
Sir Aaron. Gandang gabi, front row! Kumalma kayo, ako lang to. What's up, Froncho? And what's up, Filipina Arena? Ito yung pinaka-uncabogable event na napuntahan ko sa buong buhay ko. Ang lakas maka Super Bowl nito, Dai. Meme! Hi, guys! Hi, RS and Sam! Ang ganda mo! Siyempre, no-front show ako, no? Na-pressure ako kay Vice. Vice, grabe, alam mo, lahat maliit na lang to sa front row members na nagmamahal sa'yo. I know! Sobrang lakas ng ingay sa loob. At hindi namin alam kung paano magpasalamat sa'yo kasi halos araw-araw, binabati mo kami sa showtime. Siyempre, alam mo, apakayabang ko dahil sa front row. Diba? Ang laking pagmamahal ang natanggap ko mula sa inyo, mula sa buong front row, at hiyang-hiya ako na hindi ito maibalik. Kaysa munting paraan na papabanggit ko ng front row sa telebisyon, kailangan maibalik ko yung pagmamahal kasi kailangan mutual. Hindi pwedeng kabig ka lang ng kabig, kailangan may binibigay ka rin ng pagmamahal. Ang pagmamahal ng front show, sobrang sarap kaya dapat nire-recycle. Ang dami nating natatanggap na pagpapala, kailangan mag-concentrate tayo sa purpose. Yun. Hindi pwedeng may natatanggap tayo at may nangyayari sa buhay natin ng walang purpose. Everything has a purpose. Bakit ba tayo pinagkakatiwalaan ng ganitong pagpapala? May purpose to. Ang unang purpose nating lahat, ako nga sabi ko kay RS nung nakaraan, sabi ko, bago ako pumasok ng showbiz, nung pumasok ko ng showbiz, ang unang purpose ko lang naman, napakasimple, gusto ko lang kumita. Oo, tama. Diba? Selfish. Gusto ko lang kumita. Pero tama yun, love yourself. Oo. Love yourself. Kasi wala kaming pera eh. Mahirap kami. Tagamanugit ako eh. Yung bahay namin, yung pag dumura lang ang langit, abot na hanggang tuhod ang tubig sa loob ng bahay namin. Yung ganon. Yung... So, gusto kong kumita para magkaroon ako ng magandang buhay at yung pamilya ko. Eh, kumita na ako. So, sabi ko, wala nang purpose kasi kumita na ako. Sabi ko, hindi. Kailangan may purpose pa. Kasi kung wala kang purpose, ihinto kung ano yung nangyayaring maganda. Oo, eh, hindi mo pwedeng ihinto. So, ang sumunod na purpose ko, ah, kumita na ako. Ngayon, kung sumikat, hindi naman siguro masama kung sumikat ako gamit ang talento. Eh, biniyayaan ako ng Diyos ng pagkakataong kahit papano sumikat. Paano to? Eh, sumikat na ako, may pera na ako, so wala nang purpose. At magpatawa. So, I almost stopped doing what I have been doing on TV. Ayoko nang mag-showtime. Ayoko nang mag-GGV, ayoko nang mag-pelikula. Nakipag-usap na ako sa management na hanggang ganitong taon na lang pa ako. Kasi feeling ko may pera na ako eh. Feeling ko sikat na ako. So wala na akong purpose. Until I went to the States, nag-concert ako. Sabi ko, last concert ko na to. Hanggang nakita ko, habang nagpa-perform ako, merong sabi ko, ano pong request nyo? May sumigaw na nanay. Sabi niya, whoops, Kiri. Whoops, Kiri. Whoops, correct. Kiri. Sabi ko, ay, sorry po, mami, hindi po yung kasama sa lineup ko. Sabi niya, ah, ganun. Tapos umiyak yung nanay. Sabi ko, ba't po kayo umiyak? Kasi itong anak ko, biglang tumayo yung anak niya, special child. Ah. Tapos sabi niya, itong anak ko, na special child, wala siyang ibang alam na kanta, kundi yung kanta mong Whoops, Kiri. At pag narinig niya yun, yung lang ang nagpapakalma sa kanya pag sinusumpong siya. Ah, dun siya naging okay. So, I realized, grabe. Meron akong gift na makapasok sa mundo sa bata. Natanging siya lang ang nakakaintindi, di ba? So sabi ko, oh my God, hindi ako pwedeng huminto. Yeah. Kasi pag huminto ako, paano na yung mga batang special na umaasa sa pagpapatawa ko habang buhay na lang ba silang magwawala kasi hindi sila kakalma ng dahil sa akin. So, tama. I can't stop. So everything that we do, every blessing that we have, may purpose po yan. We have to realize and acknowledge that purpose para maging meaningful kung anong meron tayo ngayon. Tama ba, guys? Kayong dalawa, naka-apekto kayo. Itong mga to, na-apektuhan nyo. At lahat kayong nandito ngayon, paglabas nyo ng venue ito, lahat kayong may kakayahan ng maka-apekto ng maganda sa kapwa. Yo! Lahat tayo.
nakaka-affect tayo. Napakasarap marinig yan. Alam mo, ang take home ko lang kay Vice, guys, know your purpose. Nakita niya yung purpose niya. He's now part of Front Row. You are now part of Front Row. We know what our purpose is. Tumulong, bago ng buhay. Ngayon, may kakayanan tayong gumawa at tumulong ng mga mas maraming tao. Huwag tayong titigil tulad ng ginawa ni Vice. Tuloy-tuloy lang tayo, guys. Tuloy-tuloy lang. With that, guys. And with that, guys, I'm RS, I'm Front Row. And I'm Sam, and I'm Front Row. My name is Vice Ganda, and I'm gonna go all in. Thank you so much. We'll be right back. Front Row! Sino number one? Sino number one? Grabe! Alam nyo, sobrang ang laki natin. Alam mo, pag nandito ho kayo sa stage, makikita mo kung gaano tayo kalaki. Pero naniniwala ako, nagsisimula pa lang tayo. Pero alam nyo, totoo, ang dami sa amin nagsimula. Makikita mo, yung mga post ng mga upline nyo, makikita mo. Yung iba, hindi ka maniniwala na akala mo di magiging successful eh. Many years ago, marami nagsabi sa atin, hindi raw tayo lalaki. Hindi raw magkiklik. Hindi raw tayo magtatagal. Pero, tsaka tinatanong nila, sabi niya, ano yung pangalan nyo? Front Row? Sabi niya, ano yung meaning nun? Pero hindi nila alam, yung pangalang Front Row, yun pala ang magbabago ng industriya ng network marketing sa Pilipinas. Yung Front Row pala yun, yun pala ang magmaraming magbaguhing buhay sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, ngayon nagsisimula na buong mundo. Basta't tinamaan ka ng Front Row, magbabago ang buhay mo. Basta't ikaw naging member at naging porsigido at naniwala ka sa pangarap mo, magbabago ang buhay mo. Napakasarap mangarap pag nasa Front Row ka. Gabi-gabi, hindi ka makatulog, pero okay lang. Kasi alam mo, pagdating ng araw, yung pangarap mo, lahat sulit! Ngayong gabi, sampu sa inyo, uuwi na may dalang sasakyan. Isa sa inyo, uuwi na may bahay at lupa. Gusto niya pagbunod ko sa inyo? Yes! Samahan ka namin. Magparapol na tayo. Yan na. Sam, dito! Oh, sipe mga ano. Okay. Alright. May nababasa akong titanium. Titanium? Team Titanium. Glenn Cristia Tesillo. Patingin. Takbo, takbo! Takbo! Marami pang prizes. Oh, music! You just won a brand new car! Wow. Okay, sige, iyak ka muna. Sige. Bigyan kita ng 5 seconds para umiyak. Sige. Okay na, ready na. Taga saan ka?
Nabalik yet po. Glenn, nakikita mo ba yung kotse mo doon? Oh. Punta ka na doon, bro. Oh. Yeah. Huwag mong umiyak! Tingnan natin doon! Oh, sige, samahan natin. Samahan natin! Kotse to eh! Congrats, bro. Palakpakan natin si Christian, mga kaibigan. Congratulations! Salamat, Richmond View! Palakpakan thank naman you. Para kay Alps Richmond. Again, congratulations kay Glenn. Thank you, Richmond. At nako, huwag po kayong mag-alala dahil napakarami pa nating ipamimigay na prizes for tonight. Tama ka dyan, Beth. Una pa lang yan. Kaya for now, marami pa kami sorpresa. Just sit back, relax, at huwag kayong bibitaw. Dito lang tayo sa Front Row All In! I am a mountain, I am a tall tree, oh, I am a swift wind, sweeping the country. I am a river, down in the valley, oh. They say it's typical, yeah, stereotypical, gotta be conventional, so I sing this song to all of my age. For these are the questions we've got to face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line. Ako'y sa'yo. Ikaw ay akin. Ganda niyo sa paningin. Ako'y hindi nag-iisa. Dahil kayo'y sa tapihan na. Sa pagtanda, halika tayo'y yakap na. Bumabalik dito sa akin
ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ang puso at damdamin, damdamin mo aking damdamin. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan, sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sika sa dilaw na that was the best rendition of Buwan. Oh my goodness. No, my no. God. Thank seriously you, Juan po, serious. Seriously, ma'am. Thank you, Sam. Thank you, okay, ma'am. Si Sam naman. Si RS po ay kilala ko. Bata pa kami. Sabihin ko sana mga nene pa tayo. Tululaway pa tayo. Oo nga, dahil daming beses ko na siya nakatrabaho. And Philippine Arena, front row. Oh, di ba akalain mo ba mangyari ito, RS? Never in my wildest dreams, Meg. Grabe. Meg. Tsaka dito, first time ko mag-perform nang dahil sa front row. Thank you. Mag-perform sa Philippine Arena, Sam. And this will not be the last. I am praying. Because front row loves Sharon. At ngayon, I can officially say that Sharon Cuneta is front row. Yes. Although I said it already, I'll say it again. I am Sharon, and I am front row. We love you guys. We love you, front row. Later. We'll be right back. Hello. Bibiru ang sumulat. Isang sira ulo, kilo at lito. Sa akin pangmina ng piano, tiglado'y bilit nilaro. Baka sakaling merong tono, bigla na lang umuspo. Tungkol sa alaman, araw-gabi tayo dalawa.
biruin mong nasabi ko ang nais kong ipahati. Dapat mo lamang mabatid laman itong dibdib. Tila sampung taong awitin ang natapos kong likay. Ito ang tunay na damdamin, tanggapin at tinggin. Alam ko na sa isip ko napapanaginip ka. Kahit saan magpunta araw-gabi, nalalasing sa tuwa kapag kapiling ka. Araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Dati, kaya ako nagpumasok sa larangan ng advertising noong 90s kasi gusto kong makatrabaho man lang or madirect si Regine Velasquez. Pero sa awa ng Diyos, hindi po nangyari yun. Never ko po siyang nakatrabaho. Pero ngayon... Ako magsasabi, kasi dito pala tayo magsasama. And I just wanna say that I am very proud to say I am Regine Velasquez Alcacid, and I am front row. Diba? Oh my God, teka, wait a minute. Diba? Oh, naiyak ka rin, no? Thank you very much for the opportunity for me to be able to perform for everyone tonight. And alam nyo, lahat po itong mga boss ninyo, yung mga nandito sa stage at ang mga kasama nila, lahat po sila, they care about you guys. They only wish for you guys to have a better life. And kasi alam mo ba, na-realize ko nga na pagka pala meron kang dream, idadasal mo yung dream mo, no? Pero hindi pwedeng nakaupo ka lang. Kailangan tatarbahuin mo rin yung dream mo. Ganun pala yun. Tama ba? Oo. Tama, mali! Diba? Ganun pala yun. Tapos, diba they say, opportunities naman will come to you. And all you have to do is choose. But again, you cannot just, hindi pwedeng nakaupo ka lang at maghihintay ka for your opportunity to come. Yes. Kasi kailangan lumakad ka at hanapin mo rin kung ano yung mga pintuang nakalaan sa'yo at pipiliin mo. Kaya nga nakita nilang front row at
sisiguraduhin ko na hindi lang sila ang magbabago, pati yung mga mahal nila sa buhay ay matutulungan nila. At maraming salamat, Regine. Thank you so much, everyone. Dahil you inspire us, you inspire everybody here. Ladies and gentlemen, Regine! Thank you, Miss Regine Velasquez! We'll be right back, guys! Of course, certified front row. Ladies and gentlemen, let's all give it up to Jess! Jessica Sanchez in the house, part of Front Row Universe. So Jessica, what a wonderful song you sang for us. This collaboration between Front Row, between you, RS, for this song for Front Row Cares. Yes. So tell us more about it. RS is here too. RS, come on, join us, RS. Yes! Yes, here today. Grabe, Jessica! What a beautiful song, guys! Meaningful lyrics, di ba? Yes. Sobrang ganda. Tell us about this collab, guys. You know, when I first met Jessica, of course, I was starstruck because from watching her on TV, not international television, I was like starstruck. But then, when I met her and told her what Front Row was or is and has been doing, she said, okay, I want to do that with you guys. So I said, Jessica, do you mind writing a song for Front Row? And she says, sure. How do you want me to do it? And I said, 99% up to you. Yeah, so, you know, RS told me what Front Row was all about, Front Row Cares, and I loved the vision, I loved the message, because since I was a little girl, I've always wanted to give back to the community, and to be here in the Philippines and to be a new member of the Front Row family. Yay! It was, like you said, very easy, very quick for me to come up with a message that
you know, I felt I could send to my new Front Row family. So I hope you guys can feel the love that I have for you guys here tonight. Thank you so much for coming, and thank you, RS, for being so amazing, and Sam as well. I love you, Front Row. I love you so, so much. If, in case you didn't know, Jessica also does charity work in the U.S. Yes. Could you tell them about your charity, which we hope Front Row will be able to collaborate with you guys? Yes, so I am in the works of starting my own nonprofit and my own organizations for different things. I have a lot of beliefs and strong interests in helping different communities, but I have helped like the Star Key Foundation that helps give hearing aids to, they come here to the Philippines. They were actually here like not too long ago. They give hearing aids to people that can't afford it, that have never heard before. And that relates to me a lot because without my hearing, I would not be here today. So it's organizations like that that really are close to my heart that I love to be a part of. And that's why I say that I'm very happy to be here. Thank you guys so much. Love you. Thank you so much, Jessica. You've been a part of Front Row. Thank you so much. Again, I'm RS. I'm Front Row. I am Tim Yap, and I am Front Row. I am Fabio Ide, and I'm Front Row. I'm Jessica Sanchez, and I am Front Row. And we will be right back. Woo! Sabi na walang pasubali at nagpapakasakali dahil di mapakali ang pagbabago ng isipan ng mga kaugalian. Ang nais ko makita sa ating kapanahunan na Hacktown! 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 Ang lahat gumagalaw kaya Hacktown na! Hey! Listen! Walang pakialam, tayo nang mag-umpisa. Tama na ang pagpupunyo. Tayo, sige, tayo'y magsayaw. Alay to sa ating mundo, yan ang nais ko. Tayo natin, salinalina. Sa tutok ay bigyan saysay etong tunog. At sabayan, sabay sumama ka. Sige lang ng sige. That song came out in 1994. Ngayon, aatras pa tayo ng konti. I wanna take you back to 1986. Hindi ganito yung tunog nun nung lumabas ito. Pero bibigyan kayo ng konting example ng original version ng kanta na to. You might remember this. Listen up. Sabihin ng puso ko.
ako ng pagkakataon. Paliwanagan ang iyong isip. Kahit sandali lang, patutunayan ko lang na mahal kita. Gusto niyong sumabay sa akin? Let's go! Balik pa natin ang kahapon. Grabe kayo. 1986 yun. Ah! Eto, 1983. Ito yung una-una kong upbeat song na sinulat ko. Iniba namin ng konti para sa inyo ngayong gabi. At kung gusto nyong sumabay sa akin, it's easy. Watch me. This way. Feels like work. And play it. Sabay na kayong gumalaw.
ay sigurado na ako. Pipin na pipin ako. Kayo kumanta. Ayan, punong 80s pa talaga. Punang mahal ko siya. Gusto niyo ba? O ba? Di ituloy natin. Pagpag kaya nasa puso niya, di bale na lang kaya. Ngunit mahal ko siya. Let's sing it home. Gabriel Valenciano. Jonas. Jonas. And RJ of Maneuvers Ignite. I am Gary Valenciano. And I am Front Row. Siyempre, hindi mawawala yung part na proud kami dun sa naging achievement po namin. Pero ang more on para maka-inspire. Kasi ang binibenta po namin sa negosyo na to, hindi lang naman yung income na malaki. Lagi ko ang sinasabi sa kanila, kung gusto mo mag-front row, hindi niya ibibigay sa iyo yung pang-everyday mo. Ang ibibigay niya yung pangarap mo. Kaya pag nakita nila na ikaw, ina-achieve ka sa mga bagay na yun, actually, yun ang gusto rin naman ng tao. Gusto nila marating yun. Naman kami nag-start na mahirap. Pero just like any other na nag-work after retirement, akala kasi nila at maayos na yung buhay dahil may mga nakuha after retirement. Pero saglit lang pala yun. Yung brother ko, hindi makapag-aral. So ako yung nag-stop para kumita hanggang nahanap ko yung ganito klaseng business. Actually, burnout na nga ako sa ginagawa ko noon para nawawalan ako ng pag-asa. Pero nung nakita ko po si Kuya Sam tsaka si Direk, doon lang kumalma yung kalooban ko. Sabi ko, sumukan ko ito, mababalik itong mga taon ito eh. Baka dito rin ako matulungan tsaka baka dito rin magbago yung buhay ko. I started from wala rin, wala pong grupo, pero ako yung nagtitrain for them, sinimbagan ko po talaga. Nakaka-travel, napapaaral yung kapatid ko, pero masakit pa rin eh. Hindi kami zero na wala lang eh. Nabaon pa kami talaga sa utang eh. So yun yung talagang ginapang ko from zero, negative, akit to zero. Siguro yung naging comfortable na talaga kami kahit papano, 14, 15 po siguro, medyo okay-okay na. Hindi ako nagkakamali, doon ko po nabili yung first na sports wear ko. Kaya kahit para sabi ko, pwede ko masabi na mas okay na ako kaysa sa dati. Kung tao na tumulong talaga na bumago ng buhay namin, si Direk RS po talaga, tsaka si Kuya Sam. Yung mom ko kasi, nag-work din po dito sa front row. Sabi ko, Direk, for the meantime, okay lang ba mag-work muna rito yung mom ko? Basta yung makakain lang po kami ng 3 times a day, okay na. Hanggang lumaki lang po yung network ko, hanggang kumita lang po ako. Pero eventually, hanggang ngayon po, yung mom ko po, nandito pa rin sa front row. Pag pumunta po kayo doon sa cashier sa main office, yung number one, si mami ko po yun. So ngayon, at least kahit pa paano, okay na sila. Kahit nang pinapatayo ko yung bahay nila. Kasi hindi naman sa akin yung mga kotse ang importante. Ang importante yung mabigyan ko muna sila ng comfortable na buhay. Bago yung sa akin. Para kay Direk siya kay Kuya Sam, walang hanggang pasasalamat. Hindi lang niya nabago yung buhay namin. Nabago niya yung pananaw namin sa buhay. Lahat po ng mga tao, pag nalilink po sila sa front row, nababago niya po yung buhay nila. Ito po yung pag-asa na inahantay nila kasi kadalasan, iisip nila wala na. Buti na lang po dumating yung front row sa amin. Millionaires Club, hindi ko binibilang yung millions na kinita mo. Para sa akin, siguro, mas maganda yung bilangin natin yung mga buhay na nabago natin. Yung mga tao na na-inspire po natin. Tsaka, yung importante rin na talaga is yung mapalitan yung mindset nila. So, nakikita mo naman sa kanila na kailangan nila talaga ng tulong. So, siguro pinaka-importante na nagawa namin bilang Millionaires Club is nabago namin yung mindset ng tao. Na from wala, pwede palang meron. I am Sir Christian Villanueva, and I am forever front row. Marami na tayong buhay na binago. Marami pa rin tayong mga buhay na babaguhin.
Ngayong araw na to, kaya na nating sabihin, we made history. Thank you! Front row lang kayo makakita nang walang magsasalita pero lahat mag-iingay. Even if I have my supercars or whatever, my greatest achievement is not the cars or how much do I earn. The greatest achievement ko is the smile on my mom and dad's face. Na kayan lang sabihin na parang, anak ko yan. Mahirap sa tondo kasi namulat ako sa gulo. Nung bata ako, gusto ko umaman talaga. Kaya lang, napipigilan ako kasi ang tawag sa amin yan, ambisyoso. Lumaki ako sa isang institusyon na kailangan akong mag-aral mabuti. I need to self-support sa sarili ko from third year high school hanggang fourth year college. Kasi ang mga magulang kasi hindi nagsasalitayan. Hirap na yan, hindi yung panlalaman. Umalis ako. Nag-stay ako sa tito ko, nag-McDonald's ako, nang hindi nila alam. Gusto kong bumalik sa kanila na, ma, may magandang buhay na pong nag-aabang sa atin. Problema, hindi ko nagawa. Sabi ko, alis ako ulit. Pero this time, I'll be different. Nag-apply ako, walang tumatanggap sa akin. Kasi nga, credentials ko, medyo 8 years elementary, 7 years high school, 7 years college. Sa madaling salita, ni-invite ako sa front row. Isa lang yung tumatak sa utak ko. Yung sinabi ng speaker, Kuya Sam Versosa, isang beses ka lang mabubuhay sa mundo, sarapan mo na. Ay, nagsisimula ako, ang hirap. Kasi mahirap lumaki sa isang lugar na alam mong wala kang pera, malamang sila wala kang pera. Yung mga nagiging fan namin sa banda, yung ini-invite ko. Nangingilala ako doon ng mga taong di ko kakilala. Yung mga taong nakakilala sa akin, alam may tiwala sa akin. I gave myself 5 years to become successful. 2 years na ako ng network. Nag-millionaires club ako. But by that time, I have my family, I have my parents. Gusto ko sila ng magandang buhay. Sipagan ko pa. On my 4th, 5th year, I earn around 250,000 pesos na isang linggo. Hindi na siya bumaba. Sabi ng tatay ko yung unang-unang paycheck ko. Sabi ng tatay ko, dito ka nagsimula. Ngayon, ito na where you ended up. Every day, nag-chat kami ng mami ko, daddy ko. They always say thank you. Father's Day. Yeah. I gave them a new SUV. Mas naiyak pa ako. Papunta pa lang ako doon. Naiiyak na ako. Pero yung daddy ko ang talagang, totoo ba to? Iba yung feeling na nakabili ka ng sarili mong sasakyan. Iba yung feeling na nabigyan mo sila. It's the best feeling in the world. My greatest achievement is ang napag-retire ko sa mamaaga. At sabi ko sa kanila, hindi nyo na kailangan magtrabaho kasi simula bukas mo ako na pabahala sa inyo ni Papa. Gusto ko lang magpasalamat muna kay Direct R.S. Francisco at kay Kuya Sam Versosa. Kung wala sila, wala kami lahat dito. Eh sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi ni Direct, kahit anong mangyari, hindi ka namin pababayaan. Si Kuya Sam, lagi naman niya sinasabi, huwag kang matakot, nasa likod mo kami. Sila yung naniwala sa isang batang tondo na pwede may mangyari sa buhay. Front Row is a really life-changing opportunity. At dahil yan sa dalawang tao na nagtiwala sa mga taong nobody. At alam ko marami pa tayo na magbabagong buhay sa Front Row. I'm Mark Anthony Cruz and I am Front Row. That's what I'm talking about! Hindi ko alam ba't kayo lahat seryoso eh. Tonight, always remember, kung marami sa inyong naranasan na na ma-Indian, kung meron dito na sinabi sa kanila na magpe-pay na pero hindi natuloy, yung pinapagalitan sa bahay nila, yung mga tao na kahit anong mangyari, lumalaban! Darating ang panahon, pag maganda na kotse mo, pag maganda na bahay mo, pag marami ka ng pera at nakuha mo na pangarap mo, 'cause the greatest revenge is being successful! Tonight, Front Row give us vision of how can pure intention defy that. Siguro one thing is nakaka-enjoy siya, parang panibagong market, tapos positive environment. Sinasabi sa amin all the time, nire-remind na hindi naman yan eh, hindi naman sa tao na ini-invite mo. It's all about yung gigil mo to do this.
before ko nakita yung front row. Nag-work ako sa isang government hospital sa Marikina, bali 8 years akong nandun. Nag-apply ako actually sa kanila to have second job. They hire me as IV specialist. Tapos pag Sunday, meron pang clinic, ganyan. Yung family kasi nasa province, ako yung source of everything. So, nagpapadala. Tapos nag-aaral yung next sa akin na dalawa. So, ayun. Kaya sabi ko, kailangan talaga. Unti-unti na ako na-curious sa flow ng business, kung paano siya ginagawa. Paano nila kinikita yung ganung halaga. Si Sir Christian Villanueva, yung trainer ng front row. Kinukulit ako, do it part-time. Kasi masipag. Nung una, hindi ko pinapansin. Kasi sabi ko, ang kulit mo naman. Sabi niya, pwede ka dito. So, tinatawanan ko lang siya. Pero unti-unti, yung result nila is from maliit na cheque hanggang lumalaki na siya. Sabi ko, ay, totoo pala talaga siya. So, dun. Tapos nagpaalam na ako kay Direk RS. Na-shock na yan. Tapos sabi niya, pag-iisipan ko. Pero after mag-data, tinawag niya ako. Sabi niya, hanap ka ng kapalit. Tapos tutulungan ka na yung front row. And I've been doing this for 9 years. Sa una, struggle kasi kailangan mong aralin magbenta. More malakas na yung loob mo. A year and a half, na-earn ko na yung first million. I'm not looking kasi sa price. Hatid niya na comfort. Sinasabi nila sa amin all the time. Front row is pahalagahan nyo. Siguraduhin nyo na yung income nyo may kumikita sa ilalim. Thank you kasi hindi niyo alam kung gaano kalaki yung natutulong ninyo sa amin. Sa team ko, sa buong front row, from ordinary people like me, malaki yung tulong sa family ko, sa anak ko, sa asawa ko. Dahil sa kanila, magandang buhay. Hindi ko alam kung paano ibalik nila or sa front row, yung ganon. Pero for responsibility nila, gawin sa ilalim ko yung ginawa sa very thankful for front row, and alam ko marami pang taong matutulungan dahil this company na binabalik nyo talaga sa tao. I am Janet Cabrales and I am front row. Kami nasa harapan nyo ngayon is a proof na maraming buhay ang nagbabago dahil sa front row. At marami pa sa mga susunod na taon. Kaya kung ikan dyan, ilaban mo! Laging sinasabi ni Sir Sam, we just getting started, guys. The front row will not stop to people's lives! Ganun naman talaga eh. Sa buhay, may gusto kang makuha, walang bagay na madali. So, kung mag-distract sa'yo, maging problema, lahat yon darating. Hindi pumasok sa isip ko na sumuko. Ang option ko lang that time is, may gusto akong marating, meron akong pangarap dito na gustong makuha, tsaka meron akong nakikita talaga na magandang pwedeng mangyari sa akin sa front. Naging course ko is IT, Information Technology. So, masali ako ng mga rock, fashion show, events. Basta kung saan may tawag natin money. Kasi yun yung kailangan ko talaga that time. Noong nag-start ako sa room, doon na nagkaroon ng struggle. Dahil nagkasakit na yung father ko, which is siya na lang yung nagtatrabaho sa amin. Ginabayan ako nila Direk RS and Mr. Sam sa front row. Nandun sila, hindi bilang owner, kundi nandun sila bilang magiging mentor talaga sa negosyo. Kasi pag sinabing owner ng company, ang dating sa atin is, ano to, bigay ko, kakahiyang lumapit. Pero sila, nagabayan nila ako kasi nakita ko talaga yung puso nila sa front row na sinimulan to from maliit hanggang ngayon na sobrang laki na ng front row. Naipondar ko sa front row, unang-una, bukod
yung material team, yung personality ko. Sobrang hindi mo ako mapagsasalita, hindi mo ako maiharap sa maraming tao para sabihin to, ganyan. Every time na umaattend ako ng mga trainings noon, na-develop ako. Tsaka lumabas talaga yung potential ko. Hindi lang sa negosyo, kundi kung paano ka makisama sa ibang tao. Yung nakita kong pagbabago sa pamumuhay, nakakapag-abot na ako sa family ko. Especially sa parents ko, nasusupport ko na sila sa pang-araw-araw. This year lang, March 2019, hanggang merong October, natapos na po yung second house namin, which is ito po. Sa panahon pa lang ngayon, sa batang edad, kaya mong magkaroon ng pangarap na kaya mo palang tuputin. Ang maganda kasi noon, hindi lang yung plano namin eh. Ang maganda noon, yung partner mo in life. Talagang same kayo ng gustong marating, same kayo ng mindset, same kayo ng gustong makitang future. Gusto ko pong sabihin kila Direct RS Francisco, kay Sir Sam, gusto ko pong magpasalamat sa inyo dahil, kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako, nasan man po ako ngayon. Wala po yung mga pangarap na to, wala po yung goals, kundi po dahil sa inyo na bumubuo ng Front Row. And thank you po sa support, thank you sa care, hindi bilang business partners lang, kundi pangako po na kung ano man po yung nakamit namin ngayon or na-achieve, ako po, kung ano po yung na-achieve ko, is ibibigay ko rin po sa tao. Tutulong din po ako na mas lalong makita ng ibang tao na ang Front Row nakakabago po talaga ng buhay. I am Tiffany Biscocha and I am Front Row. Itong gabi, nakita mo yung buong future mo sa Front Row. Lahat ng mawiwitness mo dito, soon, mararanasan mo. Kaya sa aming mga uplines, gusto namin sabihin sa inyo lahat na hindi po kami titigil hanggat hindi po nangyayari sa inyo lahat na nangyayari sa amin ngayon. Kaya, kapit ka lang. Lahat ng kapit na kaya mong gawin, gawin mo. Para pagdating sa tuktok, isa ka sa kasama namin. Walang sawa. Toto ha, tao, sa pagbuhat ng pangarap. Para sa akin pa rin, dahil doon sa feeling na na-generate niya sa akin and sa family ko, yung pa rin talaga yung pinakamaganda. I mean, yung pakiramdam ko before, para akong nasa putik na. Tapos, inangat lang ako ni Direk RS at ni Sir Sam. So, ganun yung pakiramdam. Kasi maraming utang yung family ko. Muntik pa ako mag-OFW before, pero dahil sa Front Row, lahat yun na bago eh. Nag-work ako dati sa Philippine Star, tapos nabigyan ako ng assignment ni Miss Grace Glorigo to Art Direct, Direct RS Francisco and Sir Sam para sa Philippine Series before. Ang ginawa ko para kay Front Row nung nag-work ako, ako nag-design ng mga bottles na to, pati yung soap, ako rin yung nag-design ng 01, 02, tsaka 03 na soap. Nung sumali ko, binigyan kami ng goal na gumawa kami ng dream board, so gumawa kami, pinrint namin, ganyan, tapos it took me 8 years para makuha yung dream car ko talaga, which is yung dinadrive ko ngayon. That's the, yun nga, R8, because of Iron Man yun eh. Ang nangyari sa akin is, nainggit ako eh sa nangyayari sa kanila. Tapos, nagtaka din ako kasi walang nag-i-invite sa akin. Even though araw-araw ako nasa Front Row, walang nag-i-invite sa akin. So, ako na nagtanong kay Direk kasi curious na ako, paano ba yan? Kasi ganun din naman yung work ko, napapagod ako, napupuyat ako. Ando na rin ako, napupunta rin naman ako sa Front Row before. Doon sa Dallas Square pa yun, yung unang office nila. Tapos nung lumipat na sa El Terrazzo, doon ako na-join. Nakapag-resign ako after 3 months because naramdaman ko yung income. Maganda yung work ko. Gusto ko yung work ko kasi graduate ako UP Diliman. Fine arts ako tapos nagbabanda ako. So yun talaga yung gusto ko, which is graphic design. Although, nagkaroon ako ng mga sasakyan sa Front Row. Maraming na rin, mga sports car, supercar, mga ganyan. Pero the best ano pa rin talaga na nakuha ko, it's yung nabigay ko sa parents ko talaga. Hindi siya super gandang sasakyan, pero para sa akin pa rin, dahil dun sa feeling na na-generate niya sa akin and sa family ko, yun pa rin talaga yung pinakamaganda. Hindi lang din
Kasi humanitary yung nagpastil sa akin. It's Sir Samuel direct talaga. Sa lahat ng mahirap, ito yung pinakamadali. Kasi yung mga pangarap mo kahit paano makukuha mo sa front row. Which is, dati, puro salita lang yun. Hindi namin alam na magkakatotoo. Sabi nga nila, it takes 10 years to look like an overnight success. But behind that 10 years, lahat ng hardships nandun. Kasi mag-a-adjust ka eh. Sobrang laking adjustment. Hindi siya yung tipong 8 to 5 na trabaho. It's a 24-hour thing. Talagang pagising mo, front row na. Pagtulog mo, front row pa rin. Ganun siya ka-demanding. Hindi naman natin makukuha yung mga pangarap natin kung mag-re-relax lang tayo. I'm Carlos Antonio Garciano, and I'm forever front row. Sa 10 taong ko na nakita sa front row, nasubaybayan ko kung gaano katindi ang evolution ng buong networking industry. We are dominating the game! Wala na makakapigil sa atin because we have become unstoppable! An unstoppable empire. We will continue to grow exponentially and change more people's lives like no one has ever seen before. Taga mo yan sa bato. Tutulong kami nila. Tutulong kami. Lahat kami. Tutulong kami. Kenneth Direk at Sir Sam, sa pagpaparami pa ng mga buhay na nagbago dahil sa front row. Kung paano lang din nila kami tinulungan na inangat mula sa putik. Hindi kami titigil ang lahat ng mga taong nangangarap sa loob ng Philippine Arena at sa buong mundo ay magmimilyon dito sa front row. Ikaw yon! Ikaw yon! Tayo lahat yon! Wala palang hintuan! Walang sukuan! Walang tigilan! Walang sukuan sa pagkuha ng pangarap! Nung nag-aaral ako, nakailang course ako, hindi ko talaga alam kung ano yung gusto ko. But nung nakita ko yung front row, nakita ko yung gantong klaseng opportunity na pwede kong ma-enjoy yung buhay ko habang bata at pwede akong makatulong sa magulang ko habang bata rin sila, then there's no question asked. Talagang pinurso ko na talaga siya. Never pa ako naging sure sa buong buhay ko aside from front row. Yung sister ko, she's taking med. So medyo mahal, heavy for my mom and dad. Kung hindi ako hahanap ng another income, mag-stop ako sa school. Nung una talaga, naghanap lang talaga ako ng part-time. Pangkain lang, pangpamasahe. Hindi pwedeng sa isang linggo walang cheque kasi pag walang cheque, walang kakainin. After 1 month na nag-join ako sa front row, lahat ng uplines namin, lahat na wala. Ang nalalapitan ko lang noon sila Sir Sam tsaka sila Direk. So I need to stand on my own na i-build yung team namin. Kaya nung nag-start ako, parang medyo struggle kasi may mga napasali akong tao na mas mahirap pa yung sitwasyon sa akin. And the only thing na nagbibigay sa kanila ng pag-asa is yung front row talaga, na aahon yung buhay nila. Nung first time narinig ng parents ko na nag-join ako sa front row, hindi sila ganun ka-okay. Parang kung yan ang gusto mo, basta wag mo pagpabayaan yung pag-aaral mo. Ngayon, dumating yung time na siyempre sa front row, kung gusto mo talaga din kumita ng maganda at makaturong sa maraming tao, kailangan mo talagang mag-spend ng time. So, doon sila nagsabi na talagang totoo, seryoso ka ba talaga na yan na yung gagawin mong career. Yung turning point na naging okay sila, siguro nakita nila na gusto ko talagang ginagawa ko. I have a purpose. Nakakatulong ako sa mga ibang kasama ko, sa maraming tao. I get to take care of everything. Diyan sa naglalabas ng pera, kahit gusto nila maglabas. Kunyari, meron sa aming relatives na medyo nahihirapan talaga. Minsan sinasabi ko nga na wag na nilang sabihin ako yung nagbigay. Narinig ko sa mom ko na buti na lang may anak kami katulad mo. Siyempre, hindi ko pinapakita kasi hindi naman ako showy sa emotion ko talaga. Pero, wala lang. Actually, wala akong reaction pag ano. Like, hindi, ano lang yan. Automatic naman yan. Siguro pag nasa sitwasyon ko din sila, ganun din yung gagawin nila. Kung may gusto mo na akong sabihin kayo, Sir Sam, tsaka kay Direk, I know, hindi ko lagi nasasabi. Hindi kami masyadong expressive when it comes kung gano'n kami ka-thankful sa lahat ng binigay at tinulong ng front row tsaka ninyo sa amin. Thank you sa tiwala. Kasi kahit wala kami alam noon, kahit maski sarili namin, hindi namin pinagkakatiwalaan. Thank you.
kayo po yung nagtiwala sa amin. Kayo po yung unang-unang nagtiwala sa amin na kaya namin marating yung narating namin ngayon. And thank you sa mag-correct sa amin lagi. We know we're still in a work in progress. And pag-iigihan pa po namin. And we're gonna pay it forward. Lahat po ng binigay niyo sa amin tulong. Lahat ng tinuro niyo sa amin. We'll give it back 10 times fold. Thank you so much, Direk RS and Sir Sam. I am Tin Kalindas, and I am Front Row. Nasa race tayo ng success. Ang success may finish line. Naglalakad ka man, nahihirapan ka man, gumugulong ka man, tumatakbo ka man, gumagapang ka man, lahat tayo makakarating sa finish line. Pero nung na-realize ko, wala palang finish line. Sa pagkuha ng goals ng team natin, sa pagkuha ng pangarap ng pamilya natin, ngayong gabi, it's not just a night of celebration, but a night of gratitude. Patuloy pa rin pong lalaban at mga ngarap. Woo! Hi, guys! Everything is a promise. Nasabi nila, one day you will earn this much, one day makukuha mo yung dreams mo. Sabi ko, pwedeng totoo, pwedeng hindi, yung sinasabi nila. Risk taker lang ako eh. Bigyan mo ako ng opportunity, igagrab ko, lalo na kung maganda yung kapalit. Before ako nag-front row, nag-work ako noon as a call center agent. Planning ako mag-abroad. Tulad ng daddy ko, nag-take up ako ng nursing that time, yun yung uso. Kaya registered nurse ako from FEU. Since nag-aantay ako ng visa for approval, start po ako medyo pioneers, isa sa mga pioneers din eh, 2009. Si Richardson. Nung na-invite niya ako dito, sabi niya daw sa akin, is kikita daw ako ng mas malaki kesa sa pagko-call center. Ayun, na-curious ako, sabi niya malaki daw income. Sabi ko, might as well, check it out. Subukan ko, tingnan ko. Tapos yung nakita ko yung front row, potential na pwedeng mangyari. Hanggang sa dumating yung time, front row na lang ako. Nagising ako isang araw na hindi ko na alam kung paano magpunta sa pinagtatrabahuan kong company. Hindi nila naiintindihan yung pinasok namin. Friends, na ikaw, Rod, ano ka, may sure career. And doon ako kinonfront na ano ba ang plano mo sa buhay mo. Ayun, paunti-unti nila din nakikita na kumikita na ako, tsumecheke. Iniisip ko pa lang dati na gusto kong kitain. Na-experience ko na, tapos nalalaman din nila. And yung na-awardan ako ng Millionaires Club, sobrang sarap sa feeling kasi maaalala mo pag nandun ka sa harap ng maraming tao. Lahat kami talagang nagkakaisa, sineselebrate yung success ng front row dahil din sa mindset ng owners natin and ng mentors na if you're gonna dream, kailangan dream big na. Para sa nagsimula ng lahat ay Sir Sam and Direk RS, from the bottom of my heart, na taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala po kami dito ngayon. Na-mold kami na maging maganda yung future through business. It doesn't matter kung yung ibang tao hindi sila maniniwala. What matters is naniniwala ka sa sarili mo at naniniwala ka na kaya mo. Maraming tao nagsasabi, ay swerte kasi may ganyan siyang kotse, ay swerte kasi mayaman sila. Pero hindi nila alam, ang success is not, hindi mo siya makukuha by luck. Success, makukuha mo siya by hard work. I am Rod Vincent Pante and I am Front Row. Sabi nga dito sa Front Row, it's all about empowering others. Kaya sobrang proud ko maging part ng Front Row. I think it's more of a responsibility rather than a source of happiness. This is something na gusto ko maranasan araw-araw. Ano eh, para siyang awakening / ultimatum na parang last resort. Na kumaalala ko ng buong buo before pa ako ma-invite sa front row. I'm the youngest, tatlo po kami. Pero ako yung unang nabuntis. First year college po ako sa UP Diliman. Habang nag-aaral ako, nag-work na rin. Nag-uturo ako ng sayaw, cheer dance, hip-hop, ballroom. Gumagawa ako ng assignment ng mga klase ko. So in short, naging, kumbaga,
maparaan na lang madiskarte para mabuhay. Yung huli kong work, mababa lang yung sweldo ko. Hindi ko nga gusto yung ginagawa ko. Tawag sa amin doon is door girl. Door girl kasi nagabukas ang pinto. Imagine for a UP Diliman graduate na alam kong I can do more. Yun yung pinatulan kong way of earning. Yung ako, hindi ko kinakahiya, ganun ko nabuhay yung sarili ko at pamilya ko. Before ako mag-front row, grabe, I wasn't happy. Super duper tired na ako sa ginagawa ko kasi kahit anong effort racket, kahit anong dagdag income, it's all parang laging kapos. So sobrang sama ng loob ng father ko na mild stroke siya, nawalan kami ng lahat-lahat. Nawalan siya ng work, kailangan namin ibenta lahat. I was blaming myself, always. Meron na ako, may tendency na to give up on life. Ang lagi ko lang tinitingnan anak ko. Nag umuwi ako, so nabuntis ako. Mini-make sure ko lang na buhay kami. Naghahanap ako ng mga utangan pang early enrollment ng anak ko. Ang ending, inorient ako para maglabas ako ng pera para maging part ng kumpanya. So when I saw Front Row, nung na-orient ako, tapos nakita ko yung mga tao kumikita, masaya, walang stress, bumabata. People here tell you may mararating ka. Your worst failures or your worst situations are actually your greatest blessings. So ko, there's something different in this environment. There's something different in this culture. Yun yung nakita ko sa Front Row eh. Pero if you're asking me if kailan ko naramdaman yung realization na tama yung ginagawa ko, marinig ko yung mama ko na proud sa akin. So yun yung isang bagay na pangarap ko marinig sa buhay ko. And that's for me is success. Direct RS and Sir Sam, kayo po yung unang mga tao na nagtiwala sa akin. Before Front Row, tingin ko wala na akong purpose eh. Thank you for trusting me when I did not even trust myself. Thank you kasi nagbago na yung buhay ng family ko. Masaya na kami. Besides sa achievements, kayo yung bumuo sa akin. And thank you. Love you both. I'm Marian Carnasistro, and I am Front Row. Kung dadiretsyahin ko lang po kayo, diretsyahan lang. Especially po sa mga bagong member or sa mga hindi pa member, pahalagahan niyo po tong gabing to. Kasi years ago, first event ko, nabanggit kanina, ni hindi po ako awardee. Choreographer lang po ako ng sayaw. Wala po akong mga members. Wala akong pamasahe papunta. Wala akong pang ticket. Ginawan ko lang ng paraan. May problema pa ako ulit nun eh. Wala akong pamasahe, pauwi. May mga ganun ba dito ngayon? Huwag kayo mag-alala. Pinagdaanan ko yan. Pero kung pinagdaanan ko yan, edi pwede rin pala kayong tumapak dito balang araw. Next time, kayo naman ha. Lahat tayo, kitang-kita na natin kung gaano kaganda ang Front Row. Minsan parang iniisip ko kung sino pa yung meron, parang siya pa yung kaya magtiis ng ganong katagal. Kasi minsan may mga nakikita ako, wala sila, pero hindi sila makapagtiis ng hindi uminom, gumastos. Ako, ewan ko, basta tiniis ko talaga ng matagal. Before Front Row, nasa college pa ako that time, sa Trinity University of Asia, HRM student. Yung parents ko are from Bicol. So meron kaming family business, auto supply. Pero ang nangyari, nung nag-separate yung parents ko, nilipat kami ng mother ko sa Manila. After ilang years nung naghiwala yung parents ko, na bumagsak yung negosyo ng family namin. Tapos nag-apartment kami. Doon ako nagising na hindi na biro yung nangyayari sa amin. Na talagang malaking changes na to. Hindi na to yung onting adjustment lang. Tapos yun na, naghanap ako sa online, may nakita ako na networker. Nakipag-meet ako, na-meet ko na si Sir Emil, tapos si Sir Sam. Nag-start ako sa Front Row from pinakaunang office pa talaga eh, na amoy pintura pa. Isa sa mga problem ko, mahihain ako eh. Hindi pa ako ready na maging speaker. Naging speaker ako kasi walang choice. So kaya alam ko kailangan kong talagang gumawa ng action. Tumulong ako talaga sa company, hindi lang sa cheque ko. Tiniis ko kahit kumikita na ako, isa ako sa mga tingin ko lang na kumikita na hindi ko muna in-enjoy agad. Isa ako sa mga, yan ang tinuturo ko actually sa mga members ko na mga kumikita na
Ang ginawa ko kasi parang 6 years muna ako nagtiis bago ko talaga in-enjoy yung income ko. Doon lumabas anak ko. Gusto kong mabalik yung lifestyle namin, syempre. Dati may kotse kami. Dati may sarili kami bahay. Ngayon, nag-apartment na kami palibad-libad. So, isa din yun sa nag-push sa akin na kailangan ko talagang i-work out yung front row. Si Sir Sam ang naging kuya ko sa front row. And si Derek, every time na natatakot or hindi ko alam yung gagawin ko, nakakatakbo ako sa inyong dalawa. Basta forever, nandito ako for the whole company, sa inyong dalawa. Hindi ko kayang suklian lahat ng mga binigay ninyo sa akin. Yung buong pamilya ko, kaya secured yung future namin dahil sa inyong dalawa, dahil sa front row. So, thank you Sir Sam. Thank you Derek. Sobra. Sobra talaga. Marami salamat sa inyo. I'm Richardson Hernandez and I am front row. Isang pamilya lang tayo. Isa lang dugo natin. Isa lang gusto natin maging successful at tumulong pa sa maraming tao maging successful. Lahat kayo, ang goal namin is maging Millionaires Club. Lahat kayo maging successful. Basta tuloy-tuloy tayo. Walang susuko, walang titigil. 100%, magtiwala lang tayo. Yun lang ang ginawa namin. Naniwala lang kami, nagtiwala kami. Hindi kami bumitaw. Tuloy-tuloy lang tayo. Isang paniniwala na dating pinaniwalaan lang namin. Dating wala. Nung time na nagsisimula kasi ako, marami kasi nag-motivate sa akin. Sabi sa akin, lalo nila Sam, kailangan lang may malalim kang dahilan. Kailangan malalim yung pinaghuhugutan mo. Sabi ko nung time nandun ako, God, use me. Gamitin mo pa kami, gamitin mo pa ako. Alam ko, mission ko to dito sa mundo. Bata pa lang ako, marami na kami pinagdaanan. Yung family kasi namin, broken family. Yung mother ko, nakita ko kung paano niya kami inuhay. Kailangan ko magsikap. Kailangan kong makuha ko yung mga pangarap ko. Bata pa lang kami, natuto na kami magtrabaho. High school, ganun pa rin. Calendar naman yung pinasok ko. Papasok ko na alas 12, uwi ako na alas 7 ng gabi. Pag-uwi ko na alas 7, hanggang alas ano yan, hanggang alas 2 na madaling araw, papasok ko rin sa calendar. First job ko, ahente ako ng kotse. Yun nga yung coincidence na nagkakilala kami nila RS. Actually, that time, binibenta ako sila ng kotse. Sabi niya sa akin, Emil, nagbebenta ka ng kotse, pero ikaw, wala kang kotse. So sabi niya sa akin, sama ka sa akin sa business. Kasi nung nag-start ako sa ganito, wala rin akong pera. Dumarating ang time talaga na, hindi ko makalimutan yan, nilalakad ko yung delta sa Timog. Araw-araw yan, hanggang sa delta. Sa bahay ko daw makikita kung ano yung pinakamalaling dahilan dahil ko kailangan simulan ng tama o seryoso ko yung negosyo. Kumuha po ako ng picture ng nanay ko. Buksan ko yung pintuan ng kwarto ng nanay ko. Yung picture po na black and white, kinocompare ko yan. Pag ginagawa ko yun, umiyak ako lagi. Magkaiba na kasi nasa picture, tsaka yung actual. Sabi ko nga, kung nakikita ng mga tao yung nakikita ko, hindi sila mag-aaksay ng isang minuto nila. Siyempre, binibigay ko na lahat ng mga bagay na gusto niya, napamahal sa kanya yung lugar namin. So, ang ginawa ko na lang, since ayaw niyang lumipat, inayos ko yung bahay, sinortesa ko siya. Kasi memories nga daw nandoon. Ang gabuti na lang, may front row. Na na-enjoy namin yung time freedom. Anytime, pwede kami. Hindi pumasok, establish na namin. Ako yung unang nag-member kasi lahat sila na alalagaan ko. Ako umalalay sa kanilang lahat eh. Sila Mark, sila Christian, sila Janet, lahat sila. Kumbaga parang naging tatay nila ako. Ang dami ng anak. Sabi parang ang dami ko ng ako. Sinasabi ko sa akin ko, thank God. Kasi binigay sa amin tong front row. Binigay sa amin si Direk at si Sir Sam. Direk, salamat kasi yung tama, yun po yung ina-apply nyo sa amin lahat. Kaya lahat kami gumagawa ng tama din sa kapwa namin. Kay Sir Sam naman, alala ko po yung 500 na binibigay dyan po sa akin, linggo-linggo. Para may pamasahe, pagkain. Inahati ko pa nga para maibigay ko kay Christian. Hati kami para makapag-network ng tama. Yung binibigay mo, Sir Sam, salamat po. Kasi yun po yung simula para makapag-start ako. Sinuportahan mo ko sa simula. Sobrang ganda ng puso niyo. Sobrang ganda ng kalooban niyo sa pagtulong sa amin. Sir Sam, Direk RS, itang na loob po namin kung ano pong meron kami ngayon. Lahat po, hindi lang sa material na bagay, pati po sa pag-uugali, inayos niyo po kami. I'm Emilio Gatasile III, and I am
Front Row. At tandaan niyo po, na pagdating ng panahon, ikaw na nakanti dyan, na nakaupo dyan, aakyat ka rin sa stage na to. At a-awardan ka ng Millionaire's Club. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes have made a few. I've had my share of sand kicked to my face, but I've gone through. Taking my vows and my curtain calls, you brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. Sabi ko sa kanya, alam mo sa ginagawa natin sa Front Row, darating ang araw, sabi ko, makikita niyo yung tunay na kulay ng pera. Sana huwag kayo magbago. Nung dumating yung time na dumating na yung success, unti-unti nang dumarating, nagkamali ako kasi alam mo bakit. Doon ko nakita si Sam tsaka si RS kung gaano sila ka-generous. Hindi sila nagpadala sa pera. So, sige, ayusin natin si Front Row para mas tumibay. Ayusin natin si Front Row para mas credible. Ayusin natin si Front Row para mas marami tayong matulungan, mas marami tayong makilalang tao para mas tumulong sa atin, tumulong sa ibang tao. It's so overwhelming. I can't believe na we've reached this point na we can really touch someone's lives, change someone's lives. And you know, Front Row is all about intentions. And Front Row is all about the purest of intentions. And Front Row is not about the money because our intentions really is to help people. Nagkataon lang that after a few years and now we're here, that we've grown and napunta tayo sa this situation. Na lagi ko sinasabi sa mga tao na basta gawin mo lang ng tama yung ginagawa mo, wala kang tinatapakan, ginagawa mo lang ng tama and todo, lahat mangyayari para sa'yo. So that's what Front Row is all about. Champions here. You are the reason why we're here. Andito lang kami ni Sam. We will always be here along with these stars that have aligned in the Front Row universe. Let us all give them a big, big, big Front Row welcome. Thank you everyone and God bless you and congratulations again Front Row, RS and Sam and lahat po kayo. Front Row family, mabuhay po kayo. I'm Sharon.
I'm Front Row. Hello, everyone. Front Row. Grabe ang sinabi sa akin ng aking anak na si Gabriel that you're in for an amazing night. And talagang that's what I'm seeing in front of my very eyes. At kailangan ko lang sabihin to na talagang I'm excited because I happen to be the newest member of Front Row. Thank you so very much to Front Row and for all that you've done for people like those who are here this evening. Yeah, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa inyong suporta. At syempre, natutuwa po kaming lahat at nandito kayo ngayong gabi. Mahaba pa po yung gabi ninyo. Hanggang bukas pa po actually. And sana po mag-enjoy kayo dahil mahaba pa po itong show na to. Hi, Front Row family! It has been such a pleasure to be a part of this ever-growing, ever-empowering Front Row family. I've especially enjoyed taking part in Front Row Cares in my year as Miss Universe, and I know that the partnership will continue. Thank you for so much for contributing and giving back to the Filipino community and the Philippines as a whole. I am Catriona Gray and I am proudly Front Row. Again, happy anniversary, Front Row. I am so happy to be officially part of the Front Row Universe family. Wishing you all the very best. And of course, another amazing year for all of you. And again, I am Ann Curtis, and I am all in. Yes! What's up, Front Row, for the end time? Nakakatuwa. Congratulations, Front Row. At good luck sa mananalo ng kotse mamaya. Dahil nabilitaan ko, sobrang unkabogable ng Front Row. Pag nanalo kayo ng kotse, may kasama ng parking. Kaya, congratulations, Front Row. At sama-sama tayo, itayong buong pamilya sa Front Row, magsama-sama tayong iangat ang estado ng isa't isa, ang kalusugan natin, ang kalusugan ng ating mga pamilya, nang sa ganon, ma-enjoy natin ang biyaya nating natatanggap araw-araw at ang maganda nating buhay. Mabuhay! I am Vice Ganda and I'm gonna go all in. Maraming salamat sa inyo lahat for making this dream come true. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Nararamdaman ko yung nararamdaman ng lahat ng tao dito. Gusto lang namin maging pasalamat for being an inspiration. Kayong for lahat. Giving us so much hope and inspiration for coming tonight. Thank you for being part of our Front Row family. Thank you for the trust. It means so much to us. It means so much to these people. It means so much to our Front Row family. Again, maraming salamat. This is our Front Row family. Maraming salamat po. Salamat sa inyo lahat. The stars have aligned tonight for us. Kaya naman, mas makinag natin sa salubungin ng bukas. Kasama kayong lahat. Front Row Universe, kantahin natin sabay-sabay ang We Are The Champions. We are the champions, my friend. Ano yung part mo, An? Sige! Pinaya nga ni Ani. Till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. Cause we are the champions of the world. I am RS. And I am Sam. I am Catriona. I'm Sharon Clara, Miss Universe before. And I am Gary V. And we are Front Row!